Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Sa last part na tayo ng ating programa. At siyempre, sabi nga nila ay anong sabi nila? We sing the best. Yun ang sinabi nila. Ganun ba? Eh, ba't nandito tayo? Eh, ka muna. Yun, we save the best for last, sabi nga nila. At dahil dyan, ay pupunta ko tayo ng Japan. Talaga naman, no? Alam mo, ang isa sa, patawagin nga, bucket list, no? Yung mga, isa sa bansa na talagang gustong-gustong makakita at mapuntahan ng mga Pilipino ay yung Japan, dahil sa lahat ng mabasa mo, no, na noon pa man, kahit walang social media, sa pahayagan, sa magazine, mapanood mo sa television, at ngayon nga may social media na patungkol sa Japan ay laging maganda, no, na malinis, kahit daw yung kanal na dito ay napakalinis pa ng tubig, kahit bumaha malinis pa rin ng tubig, tapos ay pag may naiwan ka doon na gamit ay pag nabalikan mo nandun pa din, ano? Alam mo, Kuya Nelson, nung nandyan nga ako sa Pilipinas, nagpunta ako dyan, dubahan muna ako ng kabanatuan. Pagkatapos, dumiretso ko sa Japan yan. Oh, tama, pwede. Hindi, Japan. Japan! Yung sa may Tokyo, may Kyo. Yung tahanan ni Voltes 5, yun ang binapagbig ko. So, para maintindihan natin kung ito ba ay baka naman hindi totoo, no? Na yung mga balibalita yan, magtanong tayo nung matagal na din na nandoon. Ipakilala mo, Kuya Don, ang ating panahon. May makakausap po tayo ngayon all the way from the land of the rising sun. Siyempre, Japan, di ba? Please welcome. Ito, kulit-kwentuhan na naman. Aba, mukhang matapang. Si Miss Dragon Sasori. Magandang hapon po, Miss Dragon. Konnichiwa, people. Yan, konnichiwa. Konnichiwa, people. This is Dragon Sasori. Konnichiwa. Arigato gozaimasu. Takoyaki. Takoyaki. Irasyaimase. Irasyaimase. Eh, yun kasi ang bati pagkapapasok sa mga Japanese restaurant. So, sashimi. Course, sashimi. Irasyaimase. Ang ibig po sabihin kasi ng irasyaimase is welcome. Ayan. Welcome. Parang ganun po ganun. Ayun pong ano, sashimi. Sashimi. Sir, sashimi is a kind of raw food na mga fish, mga paano-ano pong seafood na mga hilaw po sila. Ayun, hindi pala siya pagbate. Akala ko sashimi ay tumutukoy sa babae sa sashi. Ayun! Ano pa yung sabihin mo? Miss Dragon. Okay, thank you so much. Pasensya na ko kayo doon. Ganun talaga mag-joke yan. You can ask anything about here. 3 hours bago mag-gets. Pakikwento nga ako ninyo. Kasi yun sa intro namin, di ba? Laging positive ang image ng Japan. So, kayo siguro ang magkwento kung ano ba talaga ang... Yung mga bago. Alam mo, pumunta kami ni Kuya Don. Ano ba yung... Yung bang expectation namin versus reality ay baka magkaiba. Kasi sir, when the guests come here in Japan, you have to get, of course, first yung visa. And then, pag nandito na kayo sa immigration, tatanong kayo kung ilang araw kayo mag-stay. And then, kung saan kayo mag-stay.
And siyempre tatanungin kung how much ba ang inyong budget. Kasama na rin po yun. Ayun. Yun po. And then, pipili po kayo kung saan kayo mag-stay na hotel. It depends on the pocket money nyo, kung makakayanan nyo po. Kasi may mga iba-iba po silang mga price na mga hotel dito. May mura, may mahal. Ganun po. Ayun. Eh, yung mga nabanggit namin, ano ba talaga dyan? Malinis ba talaga kahit sa kami pumunta? Yes, o sir. Ano, mostly sa mga Japanese people are, they have very high manner about sa pagtatapo ng mga basura. Kasi nasa culture na po namin dito, napasama na rin ako kasi I'm staying here for 25 years long. So isang taon pa lang kayo, nandiyan na kayo. Hindi sir, 15 years old pa lang nandito na po ako. Yes. So, wala ditong sir yung nagtatapo ng mga basura. Let's say kumain kayo ng kung ano, tapos tapo na lang nagtapon. So, we are putting that on our bag. Sa akin, meron kami mga packets, doon namin nilalagay. Saan natin ma-attribute yung ganung behavior, attitude? Yun ba ay dahil sa bata pa lang, tinuturuan na? O paano? Paano nila... Para kasi ano, no, na innate na eh, no, na nature na, no, nang ganun ang disiplina. Pero paano nila nagawa yun? Yes, sir, kasi ang mga bata po dito, sa eskwelahan pa lang po nila, from elementary until college, tinuturuan po sila kung nang pagtatapo ng basura ay hindi dapat gawin. And besides, syempre, yung mga magulang, tinuturuan nila yung mga bata, nasa bahay pa lang, tinuturoan na nila na ang mga basura dito ay bukod po yung plastic, bukod yung bottles, bukod yung mga nabubulok na basura, bukod yung bakal, bukod-bukod po lahat ang mga basura dito. Yes. Cans, bottles, plastic, mga ganun po. Pati mga metals, iba rin po yun, iba-iba. And then ang mga style po ng basura dito, kung magtatapon po kayo, let's say, ng mga hindi na kailangan mga tables, may bayad po yun, lahat ng mga basura itatapon. Oh, opo. Para doon sa may kukuha. Para i-recycle po nila 'yon sa isang lugar. So, siyempre babayad sila ng mga yung, sa gas, yung mga siyempre yung mga kailangan babayaran. Kaya pala kasi yung kapatid ko natira din diyan eh. No? Ang sabi niya doon sa mga kanto-kanto, iniiwan na lang yung mga iba, TV gusto na lang magpalit. Kasi para siguro, no, kunin na lang nung may gusto pa. Ganun ba yun? Sir, hindi po talaga actually sila iniiwan. Sila po ay, meron kami dito tinatawagan na isang place na kung anong oras namin ilalagay doon yung basura at kung anong laki po ng basura, ay depende po yun sa laki, may bayad po yun. Ayun. So, may mga iba pong tao na, let's say, katulad nung ibang foreigner, nakita nila, pwede pa naman itong magamit. Kinukuha nila na walang nakakita. Ayun. which is hindi po talaga dapat kunin yun. Hindi, yung iba nga ginawa ng negosyo, di ba? Yung mga surplus Japan eh. Pwede po naman kunin, kaya lang kung walang makakakita. Patay. Hindi, siguro yung iba, di ba? Yung pag naipon na, di ba, may kukuha doon. Pag naipon na, and then siguro binibili ng bultuhan. At, ipapadala sa Pilipinas. At yun yung second hand, ano? Opo. Marami rin pong ganun dito na kumukuha ng mga naka-imbak ng mga gomi. Gomi means yung mga waste material. Ang gomi kasi ang tawag dito sa Japanese, yung mga waste material na iniiwan na TV, dench rings, gas rings ba tawag doon? Dench range. Kasi dench range po ang tawag dito. Mga silya, mga pwede pa pong magamit sa Pilipinas ayon mga ganun. Bakit ganun? Bakit kasi di ba sa Pilipinas sa atin ang ating ugali ay hindi si lolo bumili ng TV na yan eh, may sentimental value kaya kahit bumili ka na ng bago, di ba? Natatandaan eh ewan ko kinabot mo yung TV na hindi pa colored, no, yung black and white pa. Tapos may cabinet pa siya. Nako ito kuya doon, di ba? Totoo ito. Pupunta tayo ng magbahay-bahay tayo. Marami pa tayo makikitang TV-ing black and white na detubo, no, na hindi nila tinatapon. Dahil may sentimental value.
Bakit ganun? Bakit sa Pilipinas, hindi tayo nagtatapon dyan ay dinidispose nila kahit yung sa atin ay may, wala pa silang sentimental value dyan? Sir, kasi po dito, dahil sinabi natin na ang Japan is very high technology country, mabilis po silang mag-produce ng mga bagong mga kung ano-ano mga gadgets, kaya yung mga pinaglumaan ay hindi nila kailangan. So, itinatawag nila kung saan nila pwedeng itapon, i-recycle po nila yon, ganun. Mabilis po magpalit po kasi dito every year. So, ganun po. Wala po sila nung sentimental value katulad natin na, ayun, TV yun, dinilipayan ni Lolo. Huwag natin itapon. Magagalit si Lolo. Baka ganun po yung style natin sa Pilipinas. Tanong ko kay kuya doon. Kaya doon dyan pa sa Amerika, ganyan din mga, ano, ayaw din itapon kahit na hindi na gumagana. Yung mga Pilipino, ito, mahilig pa rin. Sabi nga, magpapadala ng balikbayan box na practice din, Miss Dragon, ano, dyan sa Japan. Yung nagpapadala kami ng balakbayan na minsan, ultimo yung lumang toothbrush ipinadadala. Akala mo eh. Sentimental value. Sentimental value eh. Di ba? Okay lang naman po yun, pero wag naman po yung mga pinaggamitan na. Pero, alam mo, Miss Dragon, ano? Sir, Dragon Sasori po ang my name. Ano yan? Dragon Sasori. Sasori. Thank you so much. Bakit nagkaroon ng Dragon? Actually, sir, di ba we have 12 years, yung tinatawag na Year of the Dragon, Year of the Dragon. And because I like Dragon, which means in China means yung mga Chinatown, di ba marami silang display na mga dragons. Okay. Which means, ang ibig sabihin po kasi noon ay coming of the money, good health, and happy life. That's why I select the name Dragon. And because Sasori, continuation, Sasori means Japanese term of Scorpio. Scorpio. Because I was born November 8 to 11, 4 days po ang birthday ko. Ayun. Ah, really? Oh, advance. But anyway, paano ka po napunta dun sa ano, pagiging YouTube vlogger? At ano yung content mo, Sasori? Yes, sir. I became a YouTube vlogger kasi po 2 years ago, di ba po biglang nag-lockdown ang buong mundo. And because I'm also a I'm owner of a shop here in Japan. Meron pa akong isang business dito na actually what you call karaoke snack Marie. And that is nagse-serve po ako ng mga food, drink, and actually meron po siyang karaoke na pwedeng kumanta yung mga guests like that. And because nag-lockdown nung time na yon ng 2000 years, 2020 years, syempre, ano, nag-close po siya dahil sabi po ng government, we have to close kasi para hindi po kumalat yung mga virus. Syempre, pagkakwentuhan po yan, di ba? So, ganun po ang nangyari. So, on that time, wala akong works. And besides, nandun po ako sa YouTube, nag-try po akong mag-vlog na hindi pa naman ako masyadong marunong. And then, tanong-tanong ako sa mga kaibigan kong vloggers hanggang sa natuto na po ako. And then, ang aking content ng vlog ko ay ano bang tawag dito? Yung ituturo ko po kung ano yung culture here in Japan, yung mga place na hindi mo nakikita dyan sa Pilipinas, na hindi makarating dito. So, I'm showing yung mga place po dito sa Japan. Yeah. Ayaw. Thank you so much. Magluluto. Yung mga gawain bahay, meron, no? Maglalaba, magluluto, ayan, no? Sir, ordinary naman po yung paglalaba at pagluluto, kaya po naman natin sa Pilipinas. So yung mga ano ang gamit mong salita? Combination ba? Japanese sir, ba? I can speak four languages. Wow. Tagalog, Spanish, English, and Japanese. Paano nasingit ang Spanish? Sir, kasi when I was in college, I studied Spanish in my college life. Yes. Because I'm from college, eh, 'di ba? Dahil 15 ka pa lang nung nakarating diyan, so diyan ka na rin nag-college. So hindi po dahil sa Pilipinas. Ah, ganun ba?
So, kamusta naman? Ano ang nagiging success bilang YouTuber? Ano ang lumalago? Ano ang nakita mong pinakasinundan sa iyo sa mga YouTube na ipinost mo? So for me, sir, ang pagiging vlogger is hindi naman po masyadong mahirap at hindi naman po masyadong madali. Ang kailangan lang po kasi sa pagiging vlogger is sacrifice and patience kasi pagka marami kayong viewers, marami ka ng subscriber, syempre doon po tayo magkakaroon ng kita as what the YouTube, diba, sabi nila ganun. Pag marami ng subscribe and viewers, ganun kikita tayo. And because, nasa na ba? Yun na nga po. Maganda naman ang nagiging kita mo ngayon so far sa YouTube. Sir, ano pa lang po kasi ako, 3 months pa lang po ako nagsisimula sa pagiging vlogger. Okay. Simula pa lang tayo. Nasaya na hirin po ako kasi because I met many different people. Sino naman ang nag-encourage sa iyo para sabi nga natin eh, pasukin mo yan na, of course, sabi mo nga kanina, pandemya. Pero siyempre, meron kang nakita. Sino naging inspiration mo? Actually, sir, nung dyan po sa mga Manila vloggers, dyan sa Manila Bay, meron pong lumalabas dyan na vlogger na nag-shout out na mga ganun. So, nag-try po akong magpa-shout out sa tao na yon. And then, hanggang sa nakilala nila ako, and then, pinupos nila ako maging vlogger. Hanggang sa, kaya natuto na po ako for how many months. Dahil, wala po kasing trabaho nandito dahil lockdown. Oo nga. At maganda rin lipangan. Ano? At natututo pa tayo ng bagong skills. Nakapag-share pa tayo ng information. Ano? Yes, I'm so proud to be a vlogger also. Even though I'm also a business owner here. Ayan. Congratulations. Good luck din ha sa business. Ano po ang gusto niyong matutunan ng mga Japanese, for example, mga Japanese language like that. Or Ang gusto ko pautang. Paano ba? Pautang? Okani ko dasay? Okani nganay? Okani ko dasay? Okani ko dasay? Kanin on the side. Kanin on the side ba yun? Kuya. Maraming salamat sa sorry ha, at sumaya kami at naintindihan din namin ang culture ng Japan at anong po pwede nating matutuhan ano, sa kanila. Thank you so much, Sasori. Ah, sir, pwede pong bumate. Pwede pong batiin yung mga families there in my family dyan sa Laguna. Si Queen Sarina, Queen Nico Chang, Queen Margaret, and Prince Adam Dasren, Princess Sense, and Prince JM. Yan, yan po ang mga family ko dyan sa Pilipinas. Na I love them so much. And I miss them so much na hindi naman po ako makauwi dahil lockdown pa rin po naman dito until March 10. Ayun. Thank you so much, Dragons. Thank you so much, Pastor. And thank you sa inyong mga pagbati sa akin dyan. And don't forget to subscribe, like, and comment to Dragon Sasori Official TV. Thank you so much po! Aba, sa ganda nito, Kuya Nelson, na hindi ako magtataka magiging successful ito. Thank you. Ayan. Basta yung, ano, yung... Naku, nakalimutan ko agad, yung pautang. Nakari yung nasay. Ano pa, wala na tayong oras, Kuya, doon. It's time to say goodbye again. Wala rito po, sa Silicon Valley, California. Ako po ang inyong nakasama, si Don Orozco. At ako naman po, si Kuya Nelson Lumao. Hanggang bukas, dito po sa nag-iisang programa. Let's get ready to TV Radio! Dragon Sasore YouTube channel. It's a DJ Friends.
Siya yung tao na nagbibigay saya sa karamihan. Sa simpleng paraan, hatiguya ay kasiyahan. Sa mga nakasuporta at nanunood palagi, Dragon Sasori, nakakasama nyo palagi sa kanyang mga live at mga upload sa YouTube. Iba't ibang content ang inyo na makikita, magagandang tanawin, iba't ibang pagkain. Dragon Sasori, suportahan natin palagi ang iyong ginagawa, binabahagi ang biyaya sa mga tao na lagi nakasuporta sa iyong YouTube channel. Maraming natutulungan, tuloy-tuloy lang at laging nasasamahan. Halina at samahan, panoorin palagi Dragon Sasori, suportahan natin palagi. Bibigyan siya sa abot na makakaya. Dragon Sasori, nakakasama niyo palagi. Halina at samahan, hatila'y kasiyahan. Dragon Sasori, kasama natin. Iba't ibang programa, nagbibigay ng saya sa YouTube channel niya. Nakakasama. Salamat sa mga palagi na nakasuporta sa bawat upload. Kayo ay nanonood sa bawat na live, ay lagi kayong nandyan. Tuloy-tuloy lang tayo at lagi nasasamahan. Samahan nyo palagi anuman ang mangyari. Sama-sama tayo at lalo pang palawakin. Patuloy ibahagi ang saya sa karamihan. Simpleng paraan na hindi patatawaran ang dulot na saya, lalo na pagsama-sama. Patuloy na suporta sa bawat na programa. Subaybayan palagi at lagi panoorin Dragon Sasori, panoorin natin palagi saya, lalo na pagsama masama. Patuloy na suporta sa bawat na programa. Subaybayan palagi at laging panoorin Dragon Sasori, panoorin natin palagi. Halina at samahan, hatila'y kasiyahan. Dragon Sasori, kasama natin. Iba't ibang programa, nagbibigay ng saya sa YouTube channel niya. Nakakasama. Halina at samahan, hatila'y kasiyahan. Dragon Sasori, kasama natin. Iba't ibang programa, nagbibigay ng saya sa YouTube channel niya. Nakakasama. Otsuka!